paano namumuhay ang mga tao sa pinakamainit na lugar sa mundo. Hey, what's up guys? Welcome sa KTV! Tayong mga Pilipino ay hindi na bagong bagay sa atin ang mainit na panahon. At minsan naman ay nakakaranas tayo ng mga pagbaha dulot ng mga pagbagyo. At bukod naman sa buwan ng Disyembre na siyang panahon ng taglamig sa bansa, ay napakainit sa buong taon. Ganun pa man ay hindi natin ito alintana dahil hindi ito gaano katindi. At bukod yan ay napakaraming pamamaraan para maibsan ang napakainit na panahon sa bansa. Tulad na lamang ng pagtatampisaw sa beach, pagpunta sa mga malls para makalasap ng lamig ng aircon, at kung ano-ano pang creative na idea. Pero alam nyo ba na marami pang mga bansa ang nakakaranas ng mainit na panahon bukod sa atin? At paano kaya nila hinaharap ito sa araw-araw nilang pamumuhay? Halina kayo at ating aalamin! Ang bansang India ay isa sa naturingang hottest countries sa buong mundo. At may kakaiba silang paraan para labanan ang napakainit na panahon, at ito ay ang espesyal na pagdayit. Nakakapagtaka, hindi ba? Sa pinakamainit na period ng taon ay sumusunod sa isang espesyal na diet ang mga Indians sa loob ng ilang mga buwan. Kung saan pinapalitan nila ang matatabang pagkain ng salad at prutas. Bukod pa sa mga ito, alam natin na ang bansang India ay kilala sa mga maaanghang na pagkain. Mas maaga sa buong taon ang pagdaragdag nila ng mga spices na ito sa kanilang mga pagkain, na ayon sa mga eksperto ay nakakatulong ito sa pagpapalabas ng pawis, na siya namang tumutulong para ma-hold down ang katawan. Ayon din naman sa mga Indians ay nakakatulong ang pagkain ng mangga para sa paglaban sa init. Ngayon, alam nyo na, diet is the key to get the eat para sa bansang ito. Tumungo naman tayo sa United Arab Emirates. Alam nyo ba na umaabot ng hanggang 50 degrees Celsius ang init ng hangin dito tuwing summer? Bagamat parang hindi nakakasurvive ang sinuman sa ganitong init, ay nakasanayan na ng mga lokal ng residente ang ganito katindi ng panahon. Ang kanilang sikreto ay ang pagsusuot ng mga maluluwag na damit, at kadalasang gawa ito sa cotton, salid at kedin. Gumagawa kasi ng earlier ang ganitong klase ng damit na siyang pumuprotekta sa katawan mula sa overheating o matinding init. Bukod pa sa praktikal na paraan nilang ito, ay mayroon pa silang mas advanced na paraan para harapin ang matinding init na nararanasan ng kanilang bansa. Kaya naman ang Abu Dhabi authorities ay naglaan ng higit kumulang ng $11 million para sa mga special na device na may kakayahan na mag-form ng man-made na red clouds na nagpo-produce ng ulan na hindi naman lalayo sa natural na ulan. Puntahan naman natin ang bansang Myanmar. Natural na lamang na gumamit ang tao ng sunscreen kapag ka nagswi-swimming. Ikakaibang cream na ginagamit ang mga residente ng bansang Myanmar sa pakikipagsapalaran nila sa mainit na panahon. Naglalagay sila ng tanaga cream na isang paste na gawa sa lokal na puno na tinatawag na tanaga. Dinudurog ang balat nito hanggang sa maging isang pino na parang alikabok, tsaka hinahalo sa tubig. Ayon sa kanila ay epektibo ang cream na ito sa pagpapalamig ng balat. Kaya naman ay napakadali lamang na bumili ng cream na ito kahit sa ang sulok ng Myanmar. Tumungo naman tayo sa bansang Japan. Bagamat hindi kinukonsidera na tropical na bansa ang Japan, pero kung ikaw ay mahilig manood ng anime ay hindi mawawala ang summer episode na siyang naglalarawan kung gaano kainit ang panahon ng summer sa bansa. Ang paraan nila sa paglaban sa patinding init ay napaka-tradisyonal. Kaya naman ay madalas kang makakita ng mga abubot na nakabitay sa labas ng kanilang bahay sa Japan. At ito ay tinatawag nila na furin na gawa sa glass metal at ceramics. May nakatali din na ribbon na papel sa clipper nito. Kaya nitong pagalawin at patunugin ang kahit na napakahinang ihip ng hangin, at nagpo-produce ito ng maganda at soap na tunog, na ayon sa mga nag-imbento ay associated sa tubig at hangin. Ayon sa pag-aaral ng mga psychologist, ang tunog na ginagawa ng furin ay kaya makapagparamdam ng sariwang hangin sa taong nagtataglay ng mataas na temperatura. Tumungo naman tayo sa bansang Italy. Nakakaranas ang Italy ng napakataas na temperatura taon-taon. Kaya naman, ang mga Italian residents ay napakaingat sa pagpili ng kanilang ruta na kanilang dadaanan. Sinisigurado nila na hindi covered ng nag-iinit na espalto ang kalsada na kanilang dadaanan.
Ang paraan ng mga Italiano ay napakasimple lamang para labanan ang napakainit na panahon at ito ay ang pagtitake ng break na tinatawag nila na haripuso na may kaparehas na konsepto sa pag-idlip nating mga Pilipino. Kaya naman, habang nasa kalagitnaan ng araw ay nag-iidlip ang mga Italiano o di kaya naman ay nagtitimpla ng kape. Para sa'yo, anong masasabi mo sa video na ito? Comment down below kung anong masasabi mo. Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out! Mga nakakamanghang optical illusion, hey, what's up guys? Welcome sa KTV! Dahil sa maraming problema na sa araw-araw ay kailangan na ng tao na libangin ang sarili sa paraan ng mga bagay na nakakatuwa. Minsan ito ay nararanasan natin sa paraan ng imahinasyon at pagiging malikhain. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga nakakamanghang mga bagay sa pamamagitan ng pagiging malikhain. Kaya naman ay tiyakin mo na nakapag-subscribe ka na sa channel na ito dahil marami pa tayong pag-uusapang mga bagay na pinaka. Tara na at ating tuklasin ang mga nakakamanghang optical illusion na nagpapadagdag saya sa tao. Amis Rome Illusion. Sanay naman na siguro tayo na makakita ng pagkakaiba ng tangkad sa iba o pagkakaiba ng height sa pang-araw-araw nating buhay. Pero paano kung may isang silid o kwarto na guguluhin ang sense of sights o paningin mo? Dahil hindi na accurate ang height patch ng tao. Isipin mo ang ganito. Ikaw ang pinakamatangkad pero sa pagpasok mo sa kwartong ito, ikaw na ang may mababang height at mas matangkad na ang mas mababa ang height sa iyo. Ano daw? Oo, tama ang narinig mo. Posibleng mangyari yon sa Amis Room. Ang Amis Room ay ginagamit ito para magpakita ng optical illusion sa iba't ibang sizes o sukat. Pinangalanan ito mula sa creator nitong si Adelbert Amis Jr. na isang American ophthalmologist. Ang kauna-unahang Amis Room ay ginawa noong 1946 at inspired ito sa late 19th century concept ng German scientist na si Hermann von Helmholtz. Kapag tiningnan mo ang tao o bagay sa loob ng Amis Room ay nawawala ang normal mong paningin. Dahil sa distortion ng kwartong ito na nagkakaroon ng optical illusion na ang isang tao sa isang sulok ay mas malaki kaysa sa isang tao na nasa kabilang sulok. At ito naman ay base sa tao na nanonood o tumitingin. Nangyayari ito kahit normal na rectangular shape lamang ang kwarto. Following eyes. Nakaranas ka na ba na tila ba ay may nakatingin sa'yo kapag nakakita ka ng ganitong larawan? Na para bang sinusundan ka kahit saan pwesto ka magpunta? Sige, subukan mong magpalipat-lipat ng pwesto at tignan mo ang picture na ito. At makikita mong sinusundan ka ng kanyang mga mata. Bakit nga ba? Ito ay dahil sa following eyes illusion. Karamihan sa mga artist